ay sa pambunga na awit. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kaganda ang loob. Mga kasalanan ko iyo, pawid, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Araw po ng Lunes, sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Maging ang mga taong humihiling sa ating mga panalangin at ang ating pinangakuan na isasama ang kanilang mga intensyon sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan, kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ang may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging nagtatagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan sa kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak
6,000 pirasong binto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat? Mahal na Haring Horam, ang may dala nitong sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman niyang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karawahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal at nakabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa Ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos ng Panginoon sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Partal? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang mga katulong at sinabi, "Panginoon, gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay." Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa salim ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Umasa ko sa Diyos, natitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kapin ang pagtubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Si San Agustin ng Hippo ay mayroon po siyang sinabi patungkol sa kababaan ng loob. Sabi niya po ay, there is something in humility which is strangely enough exalts the heart, and there is something in pride which debases it. Because of this, it was pride that makes an angel into devils. It was humility that makes a human beings as angels. Talagang malaking naitutulong ng kababaang loob upang mapasatao ang kabanalan. Bakit po ito ang ating pinag-uusapan, ang kababaang loob? Ang ating unang pagbasa, punong-puno ng kataasan ng loob si Naaman. Ipinakita sa ating unang pagbasa na siya ay matapang, makisig, kaya nga'y lahat ng laban sa kaharian ng Syria ay napapanalunan niya sa pamumuno bilang heneral ng hari ng Syria. Kaya gumawa ng paraan ang hari, sumulat ito sa hari ng Israel para ipagamot ang kanyang ketong. Subalit noong siya'y bigyan ng instruction ni Propeta Eliseo na kailangan niyang lumublob ng 7 beses sa Ilog Jordan, dito natin makikita ang kataasang loob ni Naaman. Kaya nga ang sabi sa ating unang pagbasa, galit na umalis si Naaman. At isa pang ikinagagalit ni Naaman, hindi siya hinarap ni Propeta Eliseo. Sinabihan lang siya ni Propeta Eliseo sa pamamagitan ng alipin na sabihan mong lumublob sa Ilog Jordan ng 7 beses. Kaya ang kanyang argumento, bakit sa Ilog Jordan pa na maruming ilog? Bakit doon sa Damascus na mayroong 2 ilog na malinis, bakit hindi na lang doon? Mabuti at nakinig siya sa kanyang mga alipin. Ang sabi ng kanyang mga alipin, di po ba'y sabi mo kahit ano ay gagawin mo para gumaling lang ang iyong ketong? At sinunod ni Naaman ang sinabi ni Propeta Eliseo, 7 beses siyang lumublob sa Ilog Jordan, at pagkatapos ng 7 beses, ang kanyang balat ay bumalik sa pagkabata. At ito ang naging dahilan para bumalik siya kay Propeta Eliseo para magpasalamat. Dahil sa kababaang loob, gumaling si ang dating mataas ang kalooban na si Naaman.
Sa ating ebanghelyo, ganito rin po ang ating matutunghayan na kung saan ito rin po ang ibinigay ng ating Panginoon dalawang senaryo. Ano? Ang unang senaryo ay noong ipakita ng ating Panginoon na hindi sa mga taga-Israel pinapunta ng Diyos si Elias, hindi sa mga balo sa Israel, kung hindi yung balong taga-Sarepta pa na ang ibig sabihin ay pagano. At kinuha rin ng ating Panginoon ang ating unang pagbasa, hindi pinagaling ng Panginoon ni Yahweh, ng kanyang ama, ang sinumang ketungin ng mga Israelita, kung hindi sinaaman pa na isang Syrian na hindi nananampalataya sa Diyos. Ano rin po ang reaksyon dito ng mga tao na nandoon sa sinagoga? Kung papaano ang reaksyon ni Naaman sa ating unang pagbasa sa Ebanghelyo ay ganun din ang reaksyon. Ang sabi dito ay, galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Dahil para sa mga Hudyo, sila lamang ang piniling bayan ng Diyos. Walang sinumang ang pwedeng maging benepisyari ng mga pagpapala at himala na gagawin ng Diyos. Kaya noong ipahayag ito ng ating Panginoon, ganun na lamang ang kanilang galit. Lumabas ang kanilang kataasan ng loob. Subalit, ang gustong ipahiwatig dito ng ating Panginoon, ang Diyos ay nagbibiyaya, gumagawa ng kababalaghan sa lahat ng tao, hindi lamang sa pamamagitan ng mga Hudyo. Tinuturuan ng ating Panginoon ang mga Hudyo na kanyang kaharap ngayon na magkaroon ng kababaang loob. At sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kababaang loob, doon lamang nila mapapatunayan na sila ngay mga anak ng Diyos. Ito rin po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon at hamon sa araw na ito, Lunes ng ikatatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Nanawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kababaang loob. Dahil ito lamang po ang bertod na makapagdadala sa atin, isa sa mga bertod na makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung sinabi ni San Agustin, tunay na tunay at ito'y hindi mapasusubalian ng kung sino mang tao, kung sino ang magkakaroon ng kababaang loob, ang siyang naaayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang gagawin at siya'y pagpapalain ng ating Panginoon. There is something in humility which strangely enough exalts the heart, and there is something in pride that debases it. And because of this, it was pride that makes an angel into devils, and it is humility that makes a human being as angels. Amen. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kapayapaan,
ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, Mungheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kahilingan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabubuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumumpalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ang inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at makasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Mission at bahagi ng pagsasakripisyo. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi na ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo na hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating papalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay sa sarili.